mga pagtangkilik na mga peking produkto hanggang sa pinepeking hitsura at pagkatao. I wonder, bakit nga ba tila nanunood sa kultura ni Juan ang pagtangkilik sa peke? Historically speaking, yung mga Pilipino dati pa man tumatangkilik na ng mga peke o pirated na product. So before pa dumating ang mga Kastila, meron na tayong history of trade ng mga gantong produkto na nanggagaling commonly sa traders from China or other Southeast Asian regions. Yung mga tinitrade na itong produkto, mostly mga counterfeit na porcelain or jade product. So dumating yung ibang mga mananakop, yung ibang mga dayuhan, nagdala ng kanilang mga produkto, nagdala ng panibagong kaiinggitan ng mga Pilipino mula sa Kastila, Amerikano, Hapon. Masasabing isang negatibong ugali ang pagtangkilik sa mga pekeng produkto. Pero ano nga ba ang nagtulak kay Juan para magkibit-balikat na lang sa pag-ugaling ito? Natin ng mga Pilipino ay mahilig sa shortcut. Diba? Yun yung hindi magandang naging epekto ng ating history, ng ating lipunan. Karamihan ng mga Pilipino, meron tayong sort of addiction towards pag-angat, di ba? Meron tayong sort of shortcut way of viewing yung pag-asenso. At hindi mo masisisi mga Pilipino dahil alam natin yung conditions natin dito. Sinasabihan ko ng lipunan na ikaw dapat umangat, di ba? Dahil ikaw dapat ang magsasalba ng pamilya mo. Mahirap umangat sa buhay sa common na masa. So ito naging outlet. Kasalanan man o hindi ni Juan kung bakit siya nahilig sa peke, hindi pa huli para itama ang maling itinuro sa atin ng kasaysayan. Is it peke o uri? Kung hindi kaya, matuto sana tayong makontento sa ating mga kagamitan, sa ating itsura, sa ating pagkatao. Dahil ang mahalaga naman talaga ang magpakatotoo, hindi lang sa ating kapwa, kundi higit sa lahat sa ating mga sarili. Gaya ng mga pagtangkilik natin sa mga bagay, gaya ng sapatos, damit, relo at ano pa mang gamit sa ating mga katawan na pinipeke at yung mismong pagkatao at mismong parte ng ating katawan, ako usong-uso yung mga pagpepeke sa mga yan para gumanda sa paningin ng ibang tao. Masasabi nga na deeply rooted na o malalim na sa ating kultura ang pagtangkilik natin sa mga peke. Sana po ay tangkilikin pa rin natin ang sariling atin at lalong-lalo na yung mga uri. Sa mga wonder natin, sana ay nakatulong ngayon yung ating episode ngayong gabi. Makatulong mo sa inyo sa pagsusuri kung alin ang peke sa natural. At saka, piece of advice, huwag nyo na ho na takilikin ang peke, di ba? Kasi ginastosan din ho natin ng pera yan. Alam natin na peke nga yan, di ba sayang naman ho yung pera. So sana nakatulong itong episode namin ngayon para ho kayo yung gabayan. Kung may mga tanong ho kayo at may mga gusto pa kayong pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwonder@gmailnetwork.com.